Bagong buhay sa bagong taon. Ganyan sinalubong ng ilang ospital ang 2021 kasabay ng pagsilang ng New Year babies. Para sa ilan, itinuturing sila na simbolo ng pag-asa at kapayapaan mula sa mga dagok nitong nagdaang taon. May report si Mai Bermudez. Tuwing bagong taon, ganito ang eksena sa Fabella Hospital na itinuturing na pinakamalaking paanakan sa buong Metro Manila. Kasabay ng pagpalit ng taon, dalawang sanggol ang isinilang. Eksaktong alas 12 ng hating gabi, ipinanganak ang baby boy ni Michelle Ocon. Makalipas naman ng isang minuto, isang baby boy rin ang isinilang ni Charinel Mapaa. May regalong stroller at baby items ang Fabella Hospital sa mga nagsilang ng New Year babies na bago ng COVID-19 pandemic ang proseso ng pag-admit sa mga manganganak sa Fabella. Kailangan muna kasing dumaan ang mga buntis sa triage sa labas ng ospital kung saan sila kukunan ng temperatura at susuriin kung may sintomas ng sakit. Saka sila idadaan sa emergency room bago ipasok sa labor at delivery room para manganak. Sa Tuguegarao City, Cagayan naman, apat na sanggol ang ipinanganak bago sumapit ang 2021. Malulusog ang dalawang baby girl at dalawang baby boy na isinilang sa Cagayan Valley Medical Center. Ang mga New Year babies, simbolo raw ng pag-asa mula sa mga dagok nitong 2020. Ano pa kaya ang sanggol na isinilang na walang buhay? Pero tila milagrong na iligtas ng mga doktor. Itong December 30, nangingitim at hindi na humihinga ang baby girl na isinilang sa La Castellana, Negros Occidental. Nahirapan daw manganak ang kanyang ina. Agad na nagsagawa ng mouth-to-mouth resuscitation ang doktor. So, pinapungga niya na-aspirate ang baling baby. Aran na ganyan ang baby mo, nagagawa na ganyan. Aran na niya ulo. Matapos ang halos kalahating oras, himalang nabuhay ang sanggol. Pinangalanan ng baby girl na Enrica Paula, hango sa pangalan ni Dr. Enrico Elumba na siyang nagsalba ng kanyang buhay. Mai Bermudez, GMA News.